sa luha ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga angayal at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Sa wakas, magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang kalaban nito natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga makapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban sa pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang pangyapa ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang parangga't pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin. Sa pagsamo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos.
Ipanalangin din ninyong ako ipagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon'y natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, para mo nang awa, Diyos ko, ako'y ipagsanggalang mo. Ang puon ay papurihan siya ang ating sanggalang. Ang puon ay papurihan siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako'y sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang puon ay papurihan siya ang aking sanggalang. Matigay kong muog at tagapagligtas ang at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilupig niya ang sakop kong bayan. Ang puon ay papurihan siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tutugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob at iniligtas mo si David, mong lingkod. Ang puon ay papurihan siya ang aking sanggalang. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Dumating noong ang ilang pareseyo. Sinabi nila kay Jesus, "Umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes." At sumagot siya, "Sabihin ninyo sa alamid na iyon na nagpapalayas ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling. Bukas ay gayon din. Sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamayan, gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw. Ngunit ayaw mo, kaya't lubos kang pababayaan. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, pagpalain nawa ang dumarating sa pangalan ng Panginoon." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Meron din po kasama natin sa banal na misang ito ang mga nasa tahanan sa pamamagitan ng Radyo Totoo, ang radyo ng Archdiocese ng Lipa. Tayo po'y kada alas 7 ng umaga ay napapakinggan sa iba't ibang lugar.
At ganoon din yung mga kasama din natin sa pamagitan ng ating Facebook Live. Mga minamahal na mga kapatid, no? Si Jesus ay gustong paalisin, no? Habi, umalis ka rito, no? Huwag mo nang ituloy ang iyong ginagawang 'yan. Kanong kanyang ginagawa? Pagkapagaling, pagkapalayas ng demonyo, ano? At gumagawa siya ng kabutihan sa isang lugar, pero sabi ng mga Pariseo, sabi ni Herodes, ikaw ay ipapapatay, no? Pinaalis sa lugar, pinaalis sa Jerusalem, no? Ganyan mga minamahal ang kung titingnan natin, pwedeng kung inyong palalalimin, ganyan ang isang tao sa kanyang kaibuturan ng kanyang puso. Una, pwede mong sabihin na maraming mga nangyayari, tingnan mo muna ang iyong sarili. Talagang meron kang mga spiritual battle na nangyayari sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, ng iyong sarili. Padalwa, makikita mo na talagang marami ding mga tao na kahit na ikaw ay gumagawa ng kabutihan, no, maraming nahihili, naiinggit, katulad ng mga Pariseo. Ano? Pwede kang paalisin, palayasin. Ano? At anong gagawin mo kapag ka dumating na sa mga ganitong punto? Ano? Si Jesus ay hindi natinag. Ano? Sabi niya, ipagpapatuloy niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Ano? Bukas at sa makaluwa. Now and forever. Ano? Talagang hindi siya matitinag kahit na anong persa ng kasamaan. Ano? Hindi siya kayang pigilan. Sa atin, kung inyong ilalapat sa buhay natin, no, maraming persa, ano, persa iyong sarili. Pwedeng ikaw ay iyong pagiging mapagmataas. Yan ay persa ng kasamaan na nasa sa iyong puso, na taglay-taglay mo, yung galit. Yan ang mga minsan ay parang pumipigil sa iyo para ikay makagawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Yung iyong pagkaingit, yung iyong pagkagalit, yung hindi mo pagpapatawad, yung kasamaan na taglay-taglay mo, na talagang parang ang hirap labanan, no? Yan ang mga pwersa ng kasamaan. At yan ang nagpapalubog sa tao, ano? Para hindi ka gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa. Anong gagawin natin, mga minamahal ng mga kapatid, kapag tayo sinasalubog ng ganyang pwersa ng kasamaan? Ano? Huwag kayong maging idol. Huwag niyong hayaan ng inyong sarili, huwag niyong pabayaan ng inyong sarili ay walang ginagawang kabutihan sa kapwa. Huwag niyong hahayaan na hindi ka nagkakawang gawa, no? Huwag mong hayaan na ikaw ay basta na lamang umiiral sa mundong ito na wala kang ginagawa sa iyong kapwa. Hindi ka man lang nagmamalasakit. Hindi ka nagmamahal, no? Kaya sa tahanan, kung alam mong merong kang nagpapahirap sa iyo, ano ka mga nagpapahirap sa atin, ay di yung pagkagalit mo din, yung hindi mo pagpapatawad, yan ang mga nagpapahirap sa tao, yan ang pumapatay din sa atin, yung sarili nating pagkagalit, yung hindi mo pagpapatawad, no? Yung iyong pagkaingit, no? Yung iyong maraming kinikimkim na sama ng loob, yan ang nagpapahirap sa tao, no? Paano mo aalisin yan ngayon? No, maging charitable ka, no? Magmalasakit ka, magmahal ka, no? Huwag mong hayaan na talunin ka ng pwersa ng kasamaan na nataglay-taglay mo din. Sapagkat ang tao, taglay ng tao sa kaibuturan ng ating puso na ikaw ay mapagmahal sa Diyos. Yan ay naka-imprint na sa atin. Yan ay innate na, yan ay innate na. Ibig sabihin, taglay-taglay na natin. Nasa kaibuturan natin na tayo'y mapagmahal. Yan ang natura ng isang tao, ng isang Kristiyano. Ikaw'y mapagmalasakit, ikaw'y mapagkawang gawa. Pero dahil sa lakas ng pwersa ng kasamaan na gusto laging magpalaya sa iyo, sa gayang gawain, nadadayag tayo. Kaya dadamihan ninyo ang dasal. Dadamihan ninyo ang sakripisyo, no? Talagang magsusumikap kayo na dumaan sa daan ng Panginoong Diyos. Yun nga lamang, talagang ang daan ng Panginoon na dinaanan ni Jesus ay daan ng krus.
no? Sadyang merong kang babatahin sa buhay. Sadyang ang isang tao, lagi pong sinasabi, dahil ikay Kristiyano, lagi tayong may pinapasaan. No? Hindi ka pwedeng walang pinapasaan. Kaya nga, kung gusto mong gumaan ang iyong mga dalahin, kay Jesus ka lalapit, sapagkat lagi tayong may pinapasaan. At ang pinakamabigat na pasanin ng tao ngayon ay di ikaw ay may sakit, no? May mabigat kang karamdaman, no? Kaya meron kang dinadala sa, yan ang pinaka, sa tingin ko, yan ang pinakamabigat na pasanin ng tao. Sapagkat alam mo na para bang lalapit na ang buhay mo, no? Kaya bumibigat ang iyong pasanin. Pero kung ikaw ay matututong magmalasakit sa kapwa kahit na ikaw may pinapasan at yan iaalay mo sa Panginoong Diyos, ang lahat ay gagaan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, huwag niyong hayaan na wala kang ginagawang kabutihan, na hindi ka nagkakawang gawa para tayo hindi matalo ng pwersa ng kasamaan. At laging lalakipan ng pagdadasal. At huwag na huwag niyong sasanayin na kayo'y laging nasa kasamaan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
hindi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, kasama sa Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin natin ang Ama namin. Sala para nang
namin kami i-adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magbunga ng ibayo
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po ay ating ipagnunobena mula ika-isa hanggang ika-siyam ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para po sa mga sobre. Ikatlo, bahagi din ang ating pamimintuho kay Padre Pio at pagdarasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga namayapang mga mahal sa buhay. May mga available pong roses at candles sa paligid ng simbahan na maaari nating sindihan sa may Chapel of Reconciliation bilang tanglaw sa ating mga mahal na pumanaw. Ikaapat, ngayong Sabado, ikalawa ng Nobyembre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ika-5 ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ika-5, pinsalang dulot ng nagdaang bagyo. Panoorin po natin ang video na ito. Dahil po dito, mga kapiyo, pansamantala pong wala muna tayong parking spaces na magagamit sa loob ng pambansang Dambana dahil sa pagkasira ng tulay papuntang parking area. Mula po sa parking area, parking A ay may mga tao lamang na maaaring makapasok at limited parking slots ang meron doon. Maraming salamat po sa inyong pangunawa at asahan natin ang matinding traffic lalo na kung Sabado at Linggo. Ika-6. Ito po si ang inyong arsobispo. At sa ngayon po ay nandito ngayon sa Roma. Ako po ay patuloy nagdarasal para sa ating lalawigan sapagkat matapos nasalanta tayo ng bagyo, maraming naghihirap at marami nangangailangan ng dasal. Sa ngayon po, ako'y humihingi ng tulong sa inyo, lalo na sa mga kapatid natin na salanta ng bagyo. Mahalaga na tayo magtulungan tulad ng nangyari sa atin nung
mga nakaraang taon, sumabog ang Bulkang Taal, nagka-COVID tayo, ipagpatuloy po natin ang magandang gawain ng isang Batanggenyo, nagtutulungan, nagbabahaginan, at nagdarasal para sa lahat. Ipadala po ang inyong tudong sa pamamagitan ng LASAC o Lipa Archdiocesan Social Action natin sa pamumuno ni Father Jashapko. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at patuloy pong inyong asahan ang Arsobispo na nagdarasal para sa atin at patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang makilala na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Pagpalain tayong lahat. Ang pambansang dambana ni Santo Padre Pio ay handang tumanggap ng inyong mga tulong at donasyon na ating ipamamahagi sa mga kapatid nating nasalanta ng Bagyong Christine. Para po sa inyong mga ibabahagi, maaari kayong makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan o kaya ay sa mga detalyeng makikita sa screen. Muli po, available po ang mga rosas sa may extension ng ating simbahan doon po sa kabila at ganun din po mga kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na kasampu ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. O Lord.